Ako natutuwa ako kapag may mga nagsasabi sa akin, the other day, hindi ko alam kung paano nakuha yung number ko. Teka, Vegas, kung nakikinig po kayo, salamat po sapagkat in-uplift yung spirit ko. Sabi niya, Father, hindi naman tayo magkakilala. Hindi ko alam kung bakit alam mo problema ko. Kung bakit kapag may problema ako, manunod lang ako ng sermon mo, ng mga past videos mo, yun ang sagot sa problema ko. Hindi ako sumasagot sa iyo, sa inyo, kundi ang Diyos, ginagamit lamang ako sa pamamagitan ng salitang ibinigay niya na sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So kung pag babasihan lang natin yan, babasahin lang natin yan, pagninilayan lang natin yan, bibigyan lamang natin ng panahon yan, nako, mangungusap at mangungusap ang Panginoon sa ating mga karanasan. Aside from the Holy Mass, we will allot personal prayer or time for personal prayer para sa ating Diyos bago ka matulog, pagagising mo, sa opisina, maglalaan ka ng mga 30 minutes para kausapin siya. Hindi po pwedeng hindi mo malaman ang kalooban niya. Sinabi naman yun sa Biblia. Kung isisik mo siya, magpapakita siya, magpaparamdam siya. Kung isisik mo siya talaga. So I don't think, sa ating lahat, I don't think talaga na mahirap malaman ang kalooban ng Diyos. Alam natin eh. Kasi nagsisimba naman tayo eh. Seryoso naman tayo sa pagdarasal natin eh. Nagpapakabuti naman tayo eh. Alam nyo kung saan mahirap, kung ano mahirap? Kapag i-apply na natin ang lahat. Especially when our human will does not coincide with God's divine will. Doon na kayo nagkakaproblema eh. Kapag a-apply na natin, nandun na yung hirap, hindi yung to know the will of God, kundi yung to execute the will of God, nandun na ang hirap. When our human will gets in the way of God's divine will, doon nagkakaroon ng problema. Doon natin hindi napaglilingkuran at nasusundan ng Diyos ng ganap. Hindi tayo nakapagpapatawad ng lubos, hindi tayo nakapagbibigay ng lubos, hindi tayo nakatutulong ng lubos, hindi tayo nakapagpapasensya ng lubos, hindi tayo nakapagpapabuti, pakabuting tao ng lubos. You know, hindi ko alam ha, bagamat ito'y pinagnilayan ko at binasa ko nila rin, yung mga remaining verses, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Jepte. Hindi rin tayo sigurado kung talagang pinatay niya ang anak niya. Pero may pinapahiwatig doon na tinupad niya yung pangako niya. So ang punto ko, hindi ko alam kung ano ang naidagdag nito sa kanya. Hindi ko alam kung humaba pa ang buhay niya dahil sa ginawa niya. Hindi ko alam kung lumawig pa ang kaharian niya dahil sa ginawa niya. Hindi ko alam kung nangamatay pa ang lahat ng mga kakalabanin niya. Hindi ko alam kung ang favor ng Diyos ay mas naramdaman niya. Pero sa pakiwari ko sa aking pagbabasa at pagninilay, parang ganun pa rin naman ang buhay niya. Parang walang nadagdag na significant sa buhay niya. Baka nga nabawasan pa. Bakit? Nawala ang anak niya. Life surely could have been better for him kung nandun buhay ang kanyang anak, di ba? Iba pa rin ang nandyan ng anak, di ba? Gagawin mo ang lahat para sa iyong anak eh. And besides, katulad ng sabi ko kanina, I don't think sa pag-aalay mo, sa pagsusunog mo sa iyong anak, matutuwa si God. No. Pwede mo siyang paglingkuran, pwede mo siyang sundin, hindi sa parang ganyan. So pupwedeng ganun pa rin ang kanyang buhay ni Jepte hanggang sa mamatay siya, walang nadagdag, pero pwedeng may nabawas sapagkat iba pa rin kung nandiyan ang kanyang anak. The same thing with us. If we will not fully and wholeheartedly follow and serve Him, pwedeng wala namang mawala sa atin. I mean, lalo pat kung wala naman tayong gagawing masama, pero wala naman tayong gagawing sobrang buti, yung isasagad natin ng buti natin, ganun pa rin ang buhay natin. Life will go on. Ganun pa rin ang buhay natin. Ganun pa rin ang takbo ng negosyo natin. Ganun pa rin ang takbo ng trabaho natin. Ganun pa rin ang takbo ng ministeryo natin. Magiging boring. Walang adventure. Walang mga madadagdag na biyaya. Ganun pa rin. Ganun pa rin. So kung tutuusin, may nawawala. Ano yung nawawala? Kahit ganun pa rin?
ang nawawala ay yung mas marami pang mga blessings sana na po pwedeng iparanas ng Diyos sa atin only if we will fully and totally serve and follow Him. Example, may mawawala ba kay Maria kung hindi siya pumayag sa kalooban ng Diyos sa kanya na siya'y magiging ina kapag si Kristo'y magkatawang tao na? Wala! Makakasal siya kay San Jose, magiging ganun pa rin naman ang buhay niya kung ano yung sa plano niya. Pero, she could have missed kung hindi siya pumayag, ha? Yung mas malaking biyaya ng Diyos sa kanya upang siya ay maging ina ng Diyos pag ito'y nagkatawang tao na. Anong mangyayari sa mga alagad? Mamamatay ba ang mga alagad? Malulugi ba ang mga alagad sa pagninegosyo nila? Kung hindi sila sumunod totally, if they did not leave everything for Jesus, ganun pa rin, tuloy pa rin ang buhay nila. Pero, they could have missed such wonderful experiences of following Jesus. Do you get me? Kaya po pwedeng, walang mawala, wala namang mawala, pero, walang maraming madadagdag kung kulang tayo sa tiwala. Kasi kapag hindi natin buong-buo at ganap na ganap na ibinibigay natin ang pagsunod natin sa Panginoon, gayong alam naman natin, alam ng Panginoon ang makabubuti sa atin noon at magpasa hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, ito ay pagpapakita ng kakulangan natin ng tiwala sa Panginoon. Brothers and sisters, tama na mahirap, to serve God and to obey God fully, wholly, and totally. Pero tandaan po natin, ito ay para sa atin ding mga sarili. Because when we serve and follow God totally, fully, and wholly, He will lead us to the place where we should be, the best place where we should be, to the best people whom we should be, and to the best person He intends us to become or to be. Kaya huwag sana tayong mag-atubili in serving Him and following Him totally.